Hello there, sweethearts, and welcome to Sweetheart Ina Rubino Dengue's YouTube channel. And of course, if you're new to my channel, please don't forget to like, share, and subscribe. And of course, click the notification bell for more updates on our newest videos. So eto na nga, wala na pong laman. So, nainom ko na yung hot water ko kanina and yun nga po yung reason bakit ko po naisipang mag-record kahit patulog na po sana ako. So, dahil naipangako ko, the last time na nag-livestream ako, I promised the viewers or dun sa mga nagtatanong na bakit ko nga po ba preferred na hot water ang iniinom ko instead of cold water or room temperature water. But before tayo pumunta sa mga reasons, bakit nga ba or meron nga po bang health benefits na nakukuha sa pag-inom ng hot water? So, nakikita nyo naman po siguro yung aking napakagandang bag dito. Ayan, meron pa nakasulat na INA, Ina, ayan. So, ayan, nagmamaganda yung aking picture dyan. And then when I turn it around, ayan, nakikita nyo naman po na ito, ang picture na to ay kuha ng before mauso yung mga lockdown at COVID. Ayan, so medyo may konting ano pa tayo, shape pa tayo dyan. But anyway, so if piniflex ko lang itong mug na to because isa-shoutout natin ang mga sweethearts na nagbigay sa akin ng napakagandang mug na to. Si Sweetheart Nelly Cagitla Perez and Sweetheart Val Perez of Pose and Post Photo Booth. Ayan, gift nila ito sa akin. So, thank you so much, Sweetheart Mommy Nelly and Sweetheart Val. Ayan, at sobrang tuwan-tuwa ako dito sa mag na to. I-flex ko rin po ang aking pajama. Terno po yan. So, kung anong design na to. So, pants naman, eh, hindi nyo rin ako makikita eh, unless itaas ko yung paa. Taas ko yung paa kung ganyan. So, ayan, yan naman po ay nabili ko sa Unimart. Unimart po is a small Filipino grocery owned, no, na across Clarkdale. Alam niyo yung Artesia Park. So, it's on South Street. In between siya ng Pioneer and yun yung mga big streets. Pioneer and Norwalk Boulevard. But anyway, yun. Meron sila mga tinda ng mga pajama. Actually, at saka ito, itong, syempre papalamig na, di ba? Kaya nag-long sleeves na tayo. So, ito, ang presyo nito is less than $10. Oo, kasama na yung tax. So, di ba? Ang ganda. So, yan, meron sila sa Unimart. Kung naghahanap kayo ng mga pajamas, ng mga slippers, meron ding mga onesies for babies, yon matatagpuan nyo po sa Unimart Grocery Store on South Street. Ayan. Ang reason bakit ako mag-vlog kahit patulog na sana ako is because nung minum ako ng hot water, I remembered na I made the promise sa mga viewers na nagtanong sa akin, bakit daw po mas gusto kong uminom ng hot water kesa sa ice cold water or room temperature water. Ano nga po ba ang benefits ng pag-inom ng hot water? Actually, recent ko lang din ginawa. Kasi before, nagro-room temperature, hindi talaga ako mahilig uminom ng malamig na tubig. Hindi ako mahilig uminom ng mga tubig na galing sa fridge. Hindi ako mahilig uminom ng tubig na nilalagyan ng ice. Yun, hindi ako mahilig sa malamig, in short. So before, room temperature lang iniinom ko tubig. But siguro mga few months na when I started to drink hot water. Eh, it takes an effort din kasi magpainit ng tubig, di ba? It takes an effort din. Kasi kung room temperature siya, kunyari yung bottled water, straight mo na maiinom, di ba? Pero kapag iinom ka ng hot water, eh, mapipilitan kang, kunyari, bottled water siya, ima-microwave ko pa siya. Normally, 2 minutes yung ginagawa ko sa kanya. Kasi, alam mo yun, pag nabibisi ka, halimbawa may ginagawa ka, tapos nag-init ka ng tubig, pag nilabas mo siya sa microwave, tapos nakaligtaan mo,
ang bilis lang lumalamig ng tubig. Kaya yun, lagi ko siyang ginagawa in 2 minutes. Parang kung may mga few seconds or few minutes kung nakaligtan ako, ah, may mainit ka, wala akong tubig. Mainit pa rin siya. Yun. So, na-convince naman din ako na nakakaliit din nga talaga siya ng tiyan. Kasi alam mo yung pagka, halimbawa kumain ka, busog na busog ka, feeling bloated ka. Minsan nga hindi ka naman sobrang busog, pero feeling bloated ka. Kasi may mga nahistack dun sa ating tiyan, di ba? Halimbawa, kumain ka ng mga fatty foods, di ba? Kumain ka ng donut, bukod sa matamis na, ang dami pa niyang oil, sa totoo lang. Kumain ka ng mga egg roll, ayan. Kumain ka ng mga fried chicken, chicharon, anything na fatty and buttery, oily, and greasy. Ayan. French fries, baka, baboy, anything na may fats, di ba? So, lahat yon or lahat ng fried, di ba? So, lahat yon hindi naman lahat na fa-flash out, di ba? Maganda sana kung regular talaga yung bowel movement mo. Pero, what if ikaw yung tao na parang hindi ka mabanyo? Diba? So, ibig sabihin, lahat ng kinakain mo na stuck lang siya sa tiyan. Kaya, kahit na hindi ka masyadong busog sa kinain mo, pero yung kinain mo pa kaninang umaga, eh, nandun pa rin, nadadagdag na nadadagdag. And kung mga greasy yan, dumidikit lang yan dun sa gilid-gilid, diba, ng mga bituka mo. So, just imagine that. Kaya feeling bloated ka. So, na-convince ako to do this as a habit kasi nga, nakita ko yung nagiging effect noon sa sarili ko. Okay? But according to some websites, no, mga health websites, sinasabi nila na there is parang a little or not much of a scientific research made na nagiging benefit from drinking hot water. Although sinasabi nila in general din na drinking water, yeah, in general, may it be ice cold, may it be room temperature, may it be hot, lahat sila, ang goal nila is to hydrate the body. May isa rin kasi akong dating reason pa na but hindi ako umiinom ng cold water kasi madali akong mamalat dahil salita ako ng salita. Alam mo, especially when I host, tapos dati active ako sa choir. So, madali akong mamalat talaga or kaya inabot ako ng nasa labas pa ako ng gabi na, tapos na-expose yung ulo ko. Ganun eh. Basta kabisado ko na yung sarili ko. So kapag, yun nga, salita ko, nag-host ako, or active ako kumanta, at or na-expose ako sa malamig, or sa gabi, na nasa labas pa ako, wala akong anything on my head, walang hood, or pandong, or cover yung ulo ko. Ang tendency, mamamalat talaga ako. Okay, yung pangatlo, actually, I also read this, and I think it's also helpful. Masarap ang tulog mo kapag nag-hot water. Para bang there's something na na-unplug, na-unplug sa sistema ng katawan mo. So, yun yung pakiramdam ko, na kahit sabihin mo pa na puyat ako lagi, pero paghiga ko, as in, tulog agad. So for, yun nga, yung bowel movement, ang ganda. Kunyari, ang ginagawa ko kasi, I drink hot water in the morning. Tapos, kumbaga parang mostly every after meal, no? Lalo na kapag nakakain ako ng feeling ko sinful. Sinful kasi kunyari, it's something with oil or something na na-fry ba siya or something na buttery siya. Or something na sobrang sweet, yun, gusto kong ma-flash out siya. Kaya I drink hot water for my digestive system para maganda ang bowel movement. Dun sa Healthline website, sinasabi rin niya na it release or it helps lessen the stress level. Hindi ko masyadong napapansin yun. Pero yun nga, siguro, di ba binanggit ko kanina na parang pag nahiga ako, parang ang sarap ng tulog mo. After na makapag-say ako ng prayer, tulog agad. Parang kalmado ka. Ganon. So, feeling ko, yun yung sinasabi nga na parang it lessens the stress level. I think yun yun. And then may sinasabi din siya na parang it helps detoxify.
siguro yun din yung sinasabi na, sinasabi ko kanina, pina-explain ko kanina sa inyo na parang feeling bloated ka, and then all of a sudden, when you drink hot water, para bang merong, alam mo, sa totoo lang, this may sound funny, pero this is, you know, my experience talaga. Kunyari, after I ate, kunyari, may mga kinain niya akong sinful or hindi, pero once na uminom ako ng hot water right after akong kumain, may mga parang pumuputok-putok doon sa tiyan ko. Siguro yung mga fats na intake mo, parang feeling ko yung mga pumuputok-putok. So, but anyway, and then, I like it when after that, parang mauutot ka. So, parang may hangin. Sorry about the term, no? Pero yun po talaga yon. So, parang yun nga, parang na-detoxify. Parang meron siyang ginagawa inside talaga. Ma-experience mo yan if you, ang tawag natin dito, if you try to drink, just try it, no? Actually, yung iba, di ba, ang ginagawa nila is, after eating, ang ginagawa nila, umiinom sila na hot tea, o kaya hot coffee, di ba, or hot choco. So, it's the same thing, yung konsepto na, pampalusaw ng kinain, di ba? So, ako naman, ayokong lagyan siya ng flavor kasi gusto ko pure water lang talaga siya. But, iisipin mo, it's the same concept na, di ba yung iba, nagkakape pagkatapos kasi feeling nila parang pampatunaw daw. So, actually, isang konsepto lang yon kasi hot talaga ang kailangan mo para maglusaw yung mga kinain. Yung iba, I don't know if it's a wrong concept, pero umiinom sila ng soda, pampalusaw daw. Pero alam nyo ba na mga soda contains a lot of sugar? So, paano siya ma-flush out, diba? Kung yung soda, nagdagdag pa siya ng sugar sa katawan mo, eh yun nga po yung kailangan nating matanggal. Para ma-detoxify, kailangan uminom ka ng hot water, diba? And so, kung nahihirapan pa rin kayong makonvince yung sarili nyo to drink hot water, papakita ko kayo ng isang sample ng video kung saan ko inihahalin tulad ang ating tiyan or ang ating katawan and ano yung pumapasok sa katawan and how hot water and cold water differ from one another. At this point, gagamitin nating representation ng ating katawan or ng ating tiyan, ang sink or ang lababo, and lahat ng pagkaing papasok sa ating katawan, ire-represent naman ng butter. Anything na greasy, oily, fatty, or even mga sugary or sweets. So, ipinapahid natin yung butter sa sink. Representation siya na kung paano tayo kumakain sa araw-araw. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi, at may mga kasama pang mga in-between snacks or merienda. Kaya kung mapapansin nyo, pakapal ng pakapal ang lahat ng ating kinakain dahil hindi siya na-flush out. Nakakatakot, diba? Paano kung kumakapit lang siya sa ating bituka? Di ba unhealthy na?
At ang ending, walang nagawa ang cold water dahil nakadikit pa rin ng matindi ang butter na ipinahid natin sa sink or sa lababo. And without the use of soap, kitang-kita kung paano nilusaw ng hot water coming from the faucet ang mga ipinahid nating butter. So ayan, napanood nyo na po. Kaya kayo na po ang bahala mag-decide. It's all up to you. It's something na hindi ko naman po i-impose sa inyo. Pero tingnan nyo po yung katawan nyo. You can try it and then tell me kung ano po yung naging effect noon sa sarili nyo. But as for me, I will continue to drink hot water because it helps me. Mag-leave kayo ng comment kung ano yung naging effect sa inyo, kung nakaranas kayo or kung kagaya ko kayo umiinom ng hot water. At kung hindi pa gusto nyo i-try, or kung may question ba kayo, leave me a comment down below. So, ayun. Again, in general, water is really necessary, kaya ugaliin uminom ng tubig. At again, mga sweethearts, maraming salamat sa patuloy na pag-support sa ating channel. And ang lagi kong sinasabi sa inyo, always be thankful for all the blessings, big and small. Be happy, stay positive, always be kind. God bless, and bye!